Magandang araw po. Welcome po sa channel ko, JS Design Engineering TV. Ngayon po ay nais kong share yung kung paano po tayo makakakuha ng, kunyari po nakatira kayo sa Canada, paano po kayong makakakuha ng lisensya as a professional. Kunyari kayo po ay doktor or dentista, engineer, at gusto nyo pong pagdating dito ay makakuha kayo ng title, kung ano yung title ninyo sa Philippines. So, yung pong pagkuha nun, ha, hindi ang ibig sabihin kung license kayo sa bansa natin, kunyari sa Pilipinas, pumunta ho kayo rito, hindi po nila binibigyan ng weight yung title ninyo sa bansang pinanggalingan nyo, ninyo. So, ang procedures po dyan, unang-una ay meron po silang iba't ibang regulation bawat probinsya sa Canada, kunyari po sa Ontario or sa Manitoba, Alberta and British Columbia, yung po yung mga probinsya na usual na pinupuntahan ng mga immigrant na nagagaling sa iba't ibang bansa. So bawat probinsya po na yan, meron po silang variations pagdating sa regulation. Pero generally, ang meron pong konting variation pero halos may pagkakaiba. Yun po yung i-discuss ko sa inyo. Although ako po ayos po ako ng application ko para makuha ko yung makakuha ko ng title nung kami po ay nakatira pa sa Manitoba. Kasi ngayon po umalis na kami ron, lumipat kami dito sa British Columbia sa may area ng Vancouver. So yung pong sinimulan kong process ng application, sinimulan ko po yan sa Manitoba. Kaya yung pong regulation nila doon ang sinunod ko. At yun po yung i-share ko sa inyo. Na kagaya nga po ng nabanggit ko, maaari pong may pagkakaiba ang bawat probinsya. Pero ito po yung i-share ko sa inyo. At yun po, yung nagbabago po yun. Sa ngayon, alam ko may mga binasa ko kanina, may konting pagbabago. Pero ang natatandaan ko na lang, yung experience ko yun ang ikukwento ko sa inyo. Paano po nagsimula yung proseso. So, ang advice ko lang po sa inyo, mas maganda po kahit na kunyari nasa Pilipinas pa kayo at pupunta kayo rito sa Canada, kunyari engineer kayo sa bansa natin at nagbabala kayo na makakuha ng lisensya rito, dyan pa lang sa Pilipinas, pwede nyo nang simulan. Kaya yung po ang intention ko, bakit ako nagbibideo ng ganito, para dun sa mga nagbabalak pa lang pumunta, kasi po kailangan ninyo makipag-coordinate sa eskwelahan ninyo na pinagkuhanan ninyo ng profession niya kung saan kayo nag-aral. Ang unang-una po ninyong gagawin, kunyari pupunta kayo ng isa sa mga probinsya rito, Ontario or Alberta, kung saan man po, kontakin nyo muna yung regulatory body ng engineering doon sa province. And then, madali naman pong i-search, so check nyo na lang sa i-Google nyo na lang. Tapos, makikita nyo kung anong requirements nila. Pero normally, ang requirements nila, siyempre, para paniwalaan kayo na kayo ay qualified na maging professional engineer dito, natural yung transcript of record na kung saan kayo nag-aral. Pero kagaya nga po ng nabanggit ko sa inyo, hindi po nila ino-honor directly yung natapos natin dyan. So may konti pong variations yung syllabus nila against our syllabus. Yun po nangyari sa akin. Nung dumating kami dito, dito ako nagsimula, yun po yung mali na ginawa ko. Pagdating ko dito, tsaka pa lang ako nag-inquire. After 1 year pa yata, after 2 years kami nakatira rito, dahil busy pa ako nun sa trabaho, bago pa lang akong kakatrabaho. So nag-inquire ako, ang pangalan ng association sa Manitoba, nung time na yon is APEGM. Association stands for Association of Professional Engineers of Manitoba. So, ngayon po, binago na nila yun, yung pangalan, naging EGM na lang, Engineer and Geoscientist Manitoba. So, yun po ang nabago sa pangalan. Pero yung pong policy nila, may konting changes. So, ang una pong hiningi nila sa akin na requirements, yung academic assessment, yun ang first step. Pakikita ko po sa inyo, sinulat ko dito. Ito, makikita po nyo yung mga steps. Academic assessment and English proficiency. Tapos work experience, good character, and then the last, itong professional ethics and examination.
So, explain ko po sa inyong bawat isa. Ito po ang academic assessment, yung sinasabi ko na dapat nung nandiyan pa ako sa Philippines, kaya po ina-advise ko sa inyo, yung mga hindi pa umaalis dyan, na nagbabalak pumunta rito. Ito, asikasuhin nyo na kagad. Kontakin nyo yung, pwede kayo mag-email, mag-search muna, and then pag nakuha nyo yung contact person kung saan part ng Canada kayo pupunta, hingin nyo na yung requirements. Kadalasan, kinakailangan kasi yung academic assessment, yan yung transcript of record. Hindi nyo pwedeng dalhin yan at i-handover ninyo dito sa Canada kung sino man yung regulatory body. Ang kinakailangan yung school mismo ang magpapadala niyan dito sa regulatory body sa Canada. Hindi nyo hahawakan. Sealed po yan. Naka-sealed ng eskwelahan. So, sila yung mag-o-open. Para patunay lang, mapatunayan lang nila na valid yung papel dahil lang galing talaga sa isang institution, sa eskwelahan, yung academic assessment. Hindi na po kailangan ng, alam ko, hindi na kailangan diploma, transcript of record lang, nakasulat doon, nag-graduated kayo ng isang course, kung anumang course ang natapos niyo. So, pag nasubmit nyo po yan, pagdating nyo dito, kunyari nasubmit nyo na, pwedeng mauna pa yung assessment nila, kadalasan mga in a month or less than a month, magre-reply yan, sabihin nila natanggap na nila yung pinadala ninyo kung pina-special order ninyo yung padala, pwede na niyan simula ng assessment. So, pagdating nyo dito, mag-i-schedule kayo. Tatanungin niya sa inyo, kailan kayo dadating, kailan kayo pwedeng pumunta dito sa office para ma-interview kayo. Kaya yung susunod kasi, yung interview pagkatapos dito na ma-review yung ma-assess kayo, i-interviewin kayo. Tatanungin kung anong trabaho ninyo sa as kunyari, as engineer, ano naging trabaho ninyo, kung yung ba related dun sa requirements nila para maging qualified ka as professional engineer dito. So pagka nasabi mo na lahat ng sasabihin mo, then maghihintay ka ng other review. Meron sila nung tinatawag na may period yung review ng ano nila ng chairman of the board ng regulatory body. And then tatawagan kayo, hihingan kayo ng mga documents gaya ng English proficiency, kung alam po nyo yung IELTS, kung may score na kayo niyan, nakagawa kayo niyan at nagbabalak na pumunta rito, isa sa hinihingi nila yan, isa sa mga requirements yan, yung IELTS. Pwede nyo na yung isubmit pag nandito na kayo. So yun yung pangalawang requirements. Yung work experience, ito po, base doon sa report. Pag na-approve kayo dito sa dalawa na to, sinabi, sige, ang susunod na procedures, work experience, ang gawin ninyo, bago pa lang din kayo umalis dyan sa Pilipinas, kunin nyo na yung mga pangalan ng mga kumpanya na pinagtrabahuhan ninyo. And then kung may mga natatandaan pa kayong mga contact pa kayo sa mga naging supervisor ninyo, sabihan nyo na kagad. Sabihin mo na kung pwedeng tulungan mo ako kasi itong work experience to, gagawin mo itong report. Gagawa ka ng report kung nandito ka na sa Canada. At tapos babanggitin mo yung pangalan ng mga companies at ano naging trabaho mo at sasabihin mo rin kung sino yung supervisor mo. Yung ngayon supervisor na yon, gagawa kayo ng parang communication, kayong tatlo. Ikaw na nag-aayos ng papel, yung supervisor at saka yung regulatory body. Kayong tatlo nag-uusap. Meron kayong gagawin na parang sa isang website nila ng regulatory body. Nandoon kayo nag-uusap. And then yung sagot nitong supervisor mo, ma independently, hindi mo nakikita, sinasagot niya doon sa ginawang ipinrobay nung body, nung regulatory body. So naniniguro lang sila na yung work experience mo is valid. Talagang meron taong nakasama ka base doon sa work experience na sinasabi mo, talagang ipoprove lang na valid yung sinasabi mo. At yung taong yun, nalagay yung pangalan niya, kung siya engineer din doon, yun po ay ilalagay din niya. Ang alam ko, pwedeng isa o dalawa sa outside Canada at isa at least dito sa Canada ang professional engineer dito ang mag-justify sa'yo na nagtrabaho ka nga dito. Kasi dito po sa Canada, mabigyan ko lang kayo ng idea. Pagka nakagraduate po kayo ng engineering, hindi kagaya sa atin na meron board exam. Dito po walang board exam. Pag nakagraduate ka ng kahit kunyari 5 years, tinapos mo siya,
wala pong board exam. So ang importante rito para maging qualified ka as professional engineer is experience. Minimum, alam ko, minimum of 4 years para makapag-apply ka nito. Para ka pumasok dito sa assessment na to, sa steps na to, kailangan may 4 years working experience ka. So ang binibigay nilang parang kaluwagan doon sa mga professional engineer na immigrant na nanggagaling dito. Kasi masyadong matagal para mag-aral pa sila dahil alam, naniniwala naman sila kung ikaw experience ka doon sa trabaho mo, kahit sa ibang bansa mo na nag-gain yung experience na yun, tatanggapin nila na yun. Basta ipoprove ng supervisor mo kung saan ka nagtrabahong bansa na totoo nga yung sinasabi mo. So, at least 3 years dito as outside the country at 1 year lang hinihingi sa Canada. So, yung 1 year na yun, yun yung pipirmahan ng professional engineer dito sa Canada. The rest, yung 3 years, yung experience mo outside Canada. So, yung pong 4 years na yun, ipoprove na meron ka ng experience na 4 na taon nun. Yun yung papasok dito sa work experience na to. Pag nasatisfy mo to hanggang dito, hihingan ka ng 3 reference. Tatlong tao na nakasama mo sa trabaho dito sa Canada. Yung dalawa doon, dapat professional engineer dito sa Canada, at yung isa kahit hindi, basta supervisor mo. So tatlo sila, pipirma sila at sasabihin nila na totoo nga yung sinasabi mo at maganda ang ugali mo, pag-uugali mo, kaya okay kang kasama sa isa kang team player, maganda, dapat bigyan ka ng magandang feedback. So, yun yung pang-apat. Yung panlima, pag napasa mo na itong apat na ito, nalusutan mo na ito, yung panlima, ito na yung tinatawag na Professional and Ethics Examination. National test po yan. Kaya sinabi ko kanina, walang board exam. Ito pong Professional and Ethics Examination is about code and ethics. Hindi po siya technical examination na kagaya ng board exam na alam natin. So, dito po, written, parang it's all about law, yan, professional ethics, yung po kailangan, alam ko, 150 items lang yata yan. So, mamimili ka, choose the best answer. So, pag napasa mo yun, pagkatapos nito, bibigyan ka na lang ng at least 12 hours na requirements for volunteering, kahit saan, gusto mo, sa hospital, 12 hours lang naman, parang part ng requirements na steps. Hindi ko na sinulat dito. Ito yung importante, itong lima na to, ito yung limang steps. Pag napasa mo itong lahat, pwede ka nang mag-apply ng unang license na fee. Magbabayad ka ng $500, yun yung unang registration mo. And then every year, renewal ng license is around $530 per year. So, yun po. Ang negative lang sa akin yung pag hindi kayo nagbayad, buburain nila yung pangalan mo dun sa listahan nila. Pero kung gusto mo uling maging active, bayad ka lang ng renewal fee and then yung penalty kung gaano katagal kang hindi nagbayad. So ibabalik nila uli. Hindi gagaya sa atin sa Pilipinas na once na mapasa mo ang board examination, forever kang engineer. Hindi nga lang updated yung ID mo, pero engineer ka. Dito po, walang board exam, walang technical examination, national exam lang, itong sinasabi ko, yung code and ethics, yun lang po, at hindi po ito technical. So, yun po ang requirements dito sa, para makuha ninyo itong title na professional engineer dito po sa Canada. So, yun naman po, kunyari, naging professional engineer ka sa isang province, kunyari sa Ontario, lumipat ka ng ibang probinsya, lumipat ka sa Alberta, lumipat ka sa Manitoba, meron silang agreement ng bawat regulatory body of every province na meron lang silang hihingin sa yung papers, hindi ka na mag-e-exam, bibigyan ka ng parang renewal lang ng license, papalitan nila yung ID mo, meaning dito ka na license sa kung saan ka man lumipat. So isang lisensya lang makuha mo sa isang probinsya, pwede kang magpalipat-lipat ng iba't ibang province as long as binabayaran mo yung dues every year. So yun po ang aking maisashare sa inyo tungkol dito sa paano
how to be registered as a professional engineer in Canada. Ganun po ang proseso. Sana po ay nabigyan ko ng magandang advice at information yung mga, lalo-lalo po yung mga kababayan ko nagpabalak pumunta rito. Hindi lang naman po for engineering. Maaari pong, hindi ko po sure, maaari sa ibang license, nursing or dentist, kung kayo po ay professional dyan sa ating bansa. Contactin niyo po ang regulatory body, mag-inquire kayo. Pero naniniwala po akong kaparehas din ang sa engineering yung proseso kung paano magkaroon ng title. So, salamat po kung may napulot po kayo sa aking sinabi. Kung may katanungan, message niyo lang po ako at pilitin ko pong sagutin. Maraming salamat po sa oras niyo. Like and share na lang po kung nagustuhan niyo yung aking video. Pakishare na rin po sa iba na inaakala niyong magiging interesado sa video na ito, at pakinaan na rin po yung subscribe button. Marami pong salamat sa oras ninyo.